Ito ang Hardin ng Panalangin, kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang magandang araw sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong pamilya. Sa araw ng panambahan ay muli tayong mapapaalalahanan patungkol sa isa sa maraming napakagandang katangian ng ating Panginoon, at ito ang gagawin nating panghihikayat o sandigan sa ating pagdulog sa araw nito, sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Bago natin tunghayan ang paalala sa aklat ng mga awit, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat, at sa mga sandaling ito ay meron na naman kaming isang napakagandang pribileyo at pagkakataon na dumulog sa inyo sa larangan po ng pag-aaral ng inyong banal na salita. At bilang paghahanda na rin po namin, Panginoong Diyos, sa aming pagsamba, mangusap po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan sa amin pong tutunghayan. At higit sa lahat, Panginoon Diyos, pagkalooban mo kami ng karunungan at pagpapalang espiritual. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa araw ng panambahan ay isa na namang paalala sa atin sa isa sa mga napakaraming katotohanan patungkol sa mga katangian ng ating Panginoong Diyos. Kung hawak mo ang iyong Biblia, ganito ang nakasaad sa aklat ng mga awit, Psalm 46 verse 1 na ating kukunan ng aral. Ang Diyos, ang ating sandigan ng lakas at kanlungan at handang saklolo. The Lord is our refuge and strength, a present help in time of trouble. Yan ang sinasabi rito sa Psalm 46 verse 1. Paano kaibigan magiging angkop sa atin ang pahayag na nauna nang ipinahayag sa bansang Israel? Alam mo kaibigan, sa karanasan ng bayang Israel, ito ay isang katotohanan sapagkat naranasan nila, past tense ano, naranasan nila ang kabutihan ng Diyos sa maraming pagsubok at maging sa mga bungang pangyayari dala ng kanilang kasalanan. At ito kaibigan ay angkop sa ating kapanahunan bilang mga mananampalataya o bilang bahagi ng sambahayan ng ating Panginoon. Kung titignan natin yung konteksto doon noong kanilang kapanahunan, ito ay makikita natin. Ang konteksto nito ay may kinalaman din sa kanilang karanasan sa ilang. Nang magtanong nga o maaring inihambing ni Moises, sabi nga ni Moises pa, nagtanong siya, saan kami kukuha ng anumang lakas o saan kukuha ang anumang bansa ng tulong sa oras ng kanilang pangangailangan? At ito ay kanilang ipinahayag o nagtanong sila sa ating Panginoon. Pakahulugan ni Moises sa kanyang katanungang ito na kanyang ipinapayag sa bayang Israel at ipinaaalala sa kanila, kaibigan, ng isang katangian ng Diyos na walang katulad ang Diyos ng bansang Israel na handang mag-alay ng tulong sa anumang oras. At ito ay angkop sa atin. Sa mga unang bahagi nga ng kabanatang ito ay inilarawan at ipinahayag ni Moises na ang batas ng Diyos ay makatarungan at ang mga batas na ito ang magbibigay rin sa atin ng karunungan. Gaanon yung application sa atin. Kaibigan, ang batas o utos ng Diyos ay sapat o ganap na sandigan sa oras ng pangangailangan. Sabi nga no, ito ang paliwanag ng talata. Ganap o sapat na ang ating Panginoong Diyos, yung kanyang mga kapahayagan, yung kanyang mga kapamaraanan, ang kanyang mga utos, maging ang kanyang presensya sa ating buhay. Kung ating susundin ang mga utos na ito, tayo ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos, may laang pagpapala. Sa talata na atin ring tinutunghayan, ay ipinaliwanag rin ni Moises na ang patuloy nilang katapatan sa Diyos ang magiging batayan ng kanilang pakikiisa sa Kanya. At ito ay angkop sa atin. Kaibigan, faithfulness determines fellowship. Kasi kung gaano tayo katapat sa ating Panginoong Diyos, yung ating pakikiniig sa Kanya, ito ay patuloy. At katulad nung sa istorya nung sa salaysay ng alibughang anak, no? Yung relasyon hindi naman nawala, ngunit ang pakikiisa niya sa kanyang ama ay pinutol niyang panandalian. At ganito tayo kaibigan, tandaan natin, faithfulness to God determines fellowship. Kung tayo ay mananangan, magiging tapat tayo sa ating Panginoon, patuloy ang ating pakikiisa sa Kanya. At alam mo, ito rin ay ipinahayag na ni Apostol Juan sa Kabanata 15 sa kanyang aklat in the book of John, no? John 15. Nang hikayatin niya ang mga mananampalataya na manatili sa kanilang pakikiisa sa ating Panginoon. At ito ay para sa atin rin ngayon at sa hinaharap. Kaibigan, sa ating mga mananampalataya, mahalaga ang pakikiisa natin kay Kristo. Higit sa lahat sa larangan ng pananalangin. If we constantly fellowship with God in prayer, ito ay katunayan ng ating total dependence sa ating Panginoon sa lahat ng larangan sa ating buhay.
at ito rin ang magpapakita na tayo nga ay tunay na tapat sa ating Panginoon. Kung maayos ang ating kalagayan sa harap ng Diyos, anumang oras tayo ay kanyang tutulungan, tayo ay makararanas ng mga pagpapalak. Alam mo kaibigan, sa bansang Israel ay kanyang ipinakahulugan na ang palagi ang pakikiisa nila sa Diyos ay maaring maging daan upang ang ibang bansa ay makita ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. At ganito rin tayo kaibigan, ano? Kung tayo ay tapat sa ating Panginoon Diyos, tayo ay maayos ang ating pakikiisa sa ating Panginoon, at ito ay makikita ng ating kapwa, at maaring ito ang maging batayan nila upang sila ay makasumpong ng isang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Mamamalas nila, unang-una ang pag-ibig ng Diyos sa atin, at ikalawa ang pag-ibig natin sa Diyos. Paliwanag, nauna nang sinabi ni Moises na masasaksihan, ito yung sinabi ni Moises, ano? The other nations will witness na ang batas ng Diyos para sa Israel ay kakaiba, at ito ay kapahayagan at paglalarawan ng mga katangian ng ating Panginoong Diyos. Ano ang katangian ito? Siya ay matuwid. God is righteous. Kapatid, hindi nalalayo sa karanasan ng bansang Israel ang mga pagsubok sa ating buhay. Maaring ipinahintulot ng Diyos ang maraming pagsubok, ngunit tulad ng pahayag sa aklat ng mga awit na nauna natin tinunghayan, Psalm 46 verse 1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, handang saklolo kung may kaguluhan. Kapatid, huwag nating hayaan na tayo ay mapanghinaan ng loob. Dahil lamang sa mga pagsubok, tandaan natin, hindi tayo ligtas sa anumang nais ipahintulot ng Diyos sa ating buhay. Kaibigan, sa talata, may paanyaya sa paglalarawan ng katangian ng Diyos. Sa araw na ito, kaibigan, sa araw ng panambahan, paalalahanan natin ang ating sarili sa larangan ng pananalangin. Nabigkasin natin ang mga katagang winika ng may akda. Sabi nga niya, no, Diyos, ikaw ang aking kanlungan at lakas. Bago pa man natin idulog ang ating mga pangangailangan, bigkasin natin ang mga katagang ito. Angkop ang paanyaya sa atin sa aklat rin ni Mateo. Sabi nga ron, ano, ito yung isang napakagandang reference verse, hali kayo na nagugulumihanan. Di ba? No? Matthew 11:28, come to me all ye that the labor and are heavily laden and I will give you rest, kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Kapatid, kalakip sa paanyaya ang pangako na hindi tayo iiwanan ng Panginoong Diyos. At wika rin, isa ring napakagandang reference verse ang aklat ng mga awit, yung Psalm 145, verse 18. Sabi rito, siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa kanya ay tapat at totoo. Kaibigan, sa araw ng panambahan, isa puso ang kapahayagan, ang Diyos ay laging handang saklolo. Sa diwa ng pagkakaisa, ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos amang nasa langit, lumalapit po kami para po sa mga gawain ng aming iglesia. Bigyan mo po kami ng katalinuhan at kaalaman upang magawa namin ang inyong kalooban sa loob at labas ng aming iglesia. Dalangin namin na gawin mo pong parola ang bawat iglesia at magsilbing ilaw at gabay namin sa araw-araw. Panginoon, gawin mo kaming daluyan ng pagpapala upang matutunan ng bawat mananampalataya ang maging mabuti sa ibang tao. Upang sila may maligtas, turuan mo rin kami na sa lahat ng oras na ang iyong salita ang siyang panganay naming gabay
sa aming buhay upang makalakad kami na ayon sa iyong dakilang kalooban. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen, amen at amen. Bahagi pa rin po ng ating programa ngayong araw ng panambahan ay ang pamamagitan sa larangan ng pananalangin para po sa kahilingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa napakagandang pribileyo ng sa mga sandaling ito ay makadudulog kami upang makapanalangin para po sa kahilingan ng kagalingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway pagkaloob mo ang aming ihahaing kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Para po Panginoon sa mga sumusunod na kapatiran tulad ni Kapatid Ador, ganito po ang kanilang kahilingan, recovery, Panginoon Diyos, para kay Kapatid Ador sapagkat siya po ay nagkaroon ng stroke. Si Yoli naman po, Panginoon, kalakasan as well as provision. Si Kapatid Belinda, ang kanya pong pananalangin ay katatagan at pagkakaisa sa kanilang mag-iina. Naway pagkaloob mo ang kalakasan at ang unity sa pamilya ni Belinda. Kay Teresa at kay Christy, iisa po ang kanilang pananalangin, protection as well as guidance sa kanilang pamilya, maging sa kanilang pagtratrabaho. At para po kay Shekinah, ang kanya pong pananalangin ay para sa kanyang pag-aaral sa larangan po ng pananalapi. Panginoon, sa aming pong mga idinulog, ang tugon kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon. Tanggapin mong muli ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na tayo ay napaalalahanan sa araw na ito, sa araw ng ating pagsamba, araw ng Linggo, patungkol sa katangian ng Diyos na siya ay isang handang saklolo. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Sa araw po ng panambahan, ihanda mo ang aming sarili na way walang hadlang sa aming pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala. Kaya't bukas, inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalanging puspos. Ito ay magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.